So now, we move on to theological reflection. This is the second phase in the three fingers. Ang question po na gusto natin sagutin, what does this text mean to me and my audience? Anong relevance? After we discover the original intention of the author, we bring it to our new audience. And dito po, ito po yung ating working definition of expositor preaching. Tingnan nyo po yung working definition ng expositor preaching. It has three parts. One is exegetical investigation, discovers its original meaning. Theological reflection determines its implication. Then homiletical presentation delivers its message to effect change. Are you ready? Seven steps in theological reflection. How do you shape your sermon? Paano po tayo magsisimula pagsulat ng sermon, paggawa ng sermon? The first letter D, write down the word define. Define the CIT or the central idea of the text. Yan po yung una natin gagawin. Anong page na po tayo? By the way, friends, I jumped, okay? Meron po tayong descriptions dyan, discussions on expository preaching. I want you to just read through that. Ano po yung mga qualifications para maging expository preaching? Ano po yung advantages ng expository preaching? Nandiyan dyan po. Yung topical din po, diniscuss po natin dyan. You can just read that on your own. But then I want to go now to page 24. Alright, page 24. Define the CIT or the central idea of the text. Ano po itong CIT? The CIT is the summary of what the author is saying in the text to its original recipients. So yung CIT po ay inyong sariling salita, your own summary statement of what Isaiah was saying 700 years before Christ came to his original audience. So yan po yung idea ng CIT. You go back to the world of the author. So dito po sa CIT, ito pong summary statement na to, magtatanong po tayo, pag binasa po natin yung talata o yung passage, what homiletical question is this passage trying to answer? Tatanungin po natin sarili natin, ano kayang sinasagot na ito? Is it the question of what, whom, where, why, when, or how? The five W's and an H. Ano kaya dito sa lima na to or anim na itong tinatanong niya? Alright? And so, dito po, ang statement natin, magkakaroon ng theme and thrust summary statement. Yung theme po, it has two components to po ng CIT. Yung theme po natin, what is the author talking about in the text? Yan po yung first half ng sentence. Yung second half po ng sentence, yung thrust, what is the author saying about what he is talking about in the text? Medyo nakakalito, parang tongue twister. So, bigyan natin ng example para makita po natin itong theme and thrust. Ano po yung CIT? For example, we are preaching a textual sermon. Ang textual po natin, Ephesians 6:11. Basahin po natin lahat. Ready? Read. So that you can stand against the devil's schemes. Now, here's the first question. Bago tayo gumawa ng sentence as a summary of this. What homiletical question is he trying to answer? Anong question ang gusto niyang sagutin dito? When? What? Whom, where, why, or how? Why? Kasi yung words na saw that, yan yung clue mo dyan. Pag sabi niyang saw that, it's telling you a why. Bakit natin kailangan i-fully equip ang sarili natin? Ang sagot niya, so that you can stand against the devil's scheme. So kailangan accurate tayo dito. Ano kayang question ang gusto niyang sagutin dito? May mga clue ka within the sentence. So that, kaya ang ating theme, at saka yung ating thrust, one sentence lang yan. Ang first half, the purpose or the reason of keeping ourselves fully equipped, yung thrust natin, is so that we can defend ourselves against Satan's attacks. Yan yung CIT natin. That's what the author is talking about. And so we need to go back to the world of the author. Ano ba talaga yung gusto niya sagutin dito sa talatang to, ha? So it requires time to reflect, alright? When we're preparing, we're trying to understand. May mga samples po tayo dyan sa inyong exercise po. Anong page na yung exercise natin? Okay, page 25. Exercises po to. Hindi pa po mga verses ito. I'll try the first two and then we will divide the group maybe sa next na mga exercises. Okay, here's the first one. Basahin po natin lahat. Ready, read. Or any kindness I can show.
For I shall not pass this way again. So, unang tanong, what homiletical question is he trying to answer? Ano yung tanong na gusto niya sagutin dito? What? Where? Whom? Why? When? Or how? Tingin tayo ng mga clues. Sabi niya, for I shall. Tapos, for I shall. Sabi niya, any good therefore that I can do, any kindness I can show to any fellow man, let me do it now. Bakit daw? For I shall not pass this way again. So, anong question ang gusto niya sagutin? The question of why? Why? Bakit tayo kailangan gumawa na ng kabutihan ngayon pa lang? Anong rason? Bakit? Kasi, hindi na tayo dadaan dito eh. Isang beses lang tayo dadaan. Kaya, yung magagawa nating kabutihan, gawin na natin ngayon. Yun ang punto ng author. So, ang theme niya, the reason I should do good to others now, and then ang trust, is I won't have the same opportunity again. Hindi na ako magkakaroon ng same opportunity kasi isang beses lang ako dadaan dito eh. Alright? Sige, kopyahin nyo lang yan. Sample lang naman yan. Again, friends, this is not an exact science. You can express it in your own way. You know? Kaya, ang kailangan lang dito, makita mo mismo, ano nga kaya talaga yung tanong na gusto niyang sagutin dito? Kaya kailangan lang ng konting reflection. Alright? We just have to think through, ano nga kaya talagang gusto niya? Kasi the more accurate you are in your CIT, the better will be the next stage, which is the CIS. Kaya yan yung number one. Number two, sa akin pa rin, before we divide the group, is I won't have the same opportunity again. Kita nyo one sentence lang yan. I know this is sometimes the hardest part for us Filipinos kasi yung magbuo ng salita. But again, you know, this is a summary statement. Bible study mo lang to. Hindi mo lang to gagamitin sa pulpito eh. Sa yung sarili lang to sa study room. You don't bring this to the pulpit. Okay, here's number two. Subukan natin to. Basahin natin. Ready, read. G.K. Chesterton once said, it is often supposed that when people stop believing in God, they believe in nothing. Alas, it is worse than that. When they stop believing in God, they believe in anything. Tanong ulit. What homiletical question is he trying to answer? Ano yung gusto niya sagutin dito? Question of what, when, where, how, when? Sabi niya, when people stop believing in God, ano daw mangyayari? They believe in nothing. Pero sabi niya, hindi. Mas grabe pa dyan. When people stop believing in God, they believe in anything. So anong question ang gusto niya sagutin? What? What is the consequence if people stop believing in God? Yun ang gusto niya sagutin. Ano yung consequence kapag mga tao huminto na ng paniniwala sa Panginoon? So, ang ating theme, the consequence of not believing in God, ang ating trust, is that they will believe in anything. So basically, that's what is trying to argue in that poetic material, si G.K. Chesterton. The consequence of not believing in God is that we will believe anything. Sa number three, verse na to, mga passages na. Now, we have a big group here this morning, kaya simplify lang natin ang paraan natin. Anyway, one more, let's do this together. Ako muna dito, tayong lahat. Kaya number three, this now a verse of scripture, Proverbs 22 verse 1, si Solomon sabi niya, a good name is more desirable than great wealth. The respect of others is better than silver or gold. So, anong gusto niyang gawin dito? What question is he trying to answer? Number one, kitang-kita natin, kinukumpara niya, di ba? Is more desirable, sabi niya, is better than. Ano yung kinukumpare niya? Yung good name at saka wealth. Yung pangalan at yung kayamanan. Pag pinapili ka daw, ano yung pipiliin mo? Pangalan o kayamanan? Yung dalawa na. Maganda yung mayaman na malinis pa yung pangalan. That's the best way to do it. I mean, yun ang gusto ko. Pero sometimes, hindi pwede yung dalawa. Pipili ka lang ng isa. Sabi ni Solomon, gusto niya ipakita na yung good name mas maganda, mas mabigat. So yung comparison na yan,
He's trying to tell us the worth of a good reputation is more than material wealth. Gusto niya ipakita na yung worth, yung value. He's answering the question of what? What is the worth? What is the value of a good name? Sabi niya, it's more than material wealth. Alright? So that's number three. So ganitong gagawin natin. Alright. Alright, simulan po natin sa number four. Yung mga grupo po na number four, ito po ang ating passage. Psalm 117, praise the Lord all nations, extol Him all you people, for His love is strong, His faithfulness eternal. Ang keyword dito would be the word for, that tells us a reason. So hanap ka na ng cue ng mga keywords dyan. That preposition for is a key there. So it's giving us a reason. So pwede na dito kapatid, the theme, the reason why everyone should praise the Lord is because of who He is. That will be the thrust, because of who He is. Pag prinits mo to, ilang points ang sermon mo? 2 points ang sermon. Because of who He is, number one, because of His love. Point number two, because of His faithfulness. So ganun lalabas ang sermon mo dito. 2 points ang sermon. So yan ang pinaka-tema natin. It's telling us why. Why should we praise the Lord? So that means it's telling us a reason. So kung gagawin mo ang plural yan, the reasons are, yun na nga, His love and faithfulness. Pero as much possible, try to express it in your own words. Kung kaya mo ma-express sa sarili mong salita, that would be the best way to do it. Kasi ibig sabihin, talagang na-reduce mo siya into your own understanding. Alright, that's good. So that's number four. Next, number five. Yung grupo ng number five dito, any sample statement natin? Number five natin is taken from Luke 6, 46 to 49. Medyo mahaba to. Alright? So, anong pinaka homiletical question na gusto niya sagutin dito? Yan is only the first half, the first sentence lang actually. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So, just from that one sentence, pwede mong sabihin, the evidence of true lordship is obedience. Pwedeng ganyan. No? Pero ang problema ko dito, yung first sentence lang yan. Ibig sabihin, hindi napapaloob yung kabuuhan ng passage. And the Lord Jesus Christ gave more weight anong resulta ng buhay na nag-o-obey. Ano daw yung resulta? Pag dumating yung bagyo, yung nag-o-obey, stable siya, founded siya. Yung hindi nag-o-obey, magko-collapse siya. So, binigyan niya ng mas malaking portion, yung explanation, anong magiging resulta ng buhay ng taong nag-o-obey at saka hindi nag-o-obey. So pwede rin to, pwede mong i-depend sa yan from the first sentence alone, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? That's the evidence of true lordship is obedience. Pero, kung titingnan natin yung kabuuhan, I will show you what He is like who comes to me and hears my words and put them to practice. Pagdating ng flood, yung isa could not shake it, yung isa naman nag-collapse kasi hindi nag-o-obey. Ganyan daw yung buhay ng tao na hindi nag-o-obey, hindi nagpo-put into practice sa turo ni Kristo. So pwede natin sabihin, the result of a life of obedience is the ability to withstand trials. So yun yung parang gusto niyang tingnan, bigyan niya ng weight doon, na the ability or the result of a life of obedience is the ability to withstand trials. Ano yung magiging resulta ng taong nag-o-obey? Pagdating ng bagyo, dating ng flood, then, nakatayo siya. Hindi siya magko-collapse. Friends, again, as I've said, this is not an exact science. Nasa sa'yo yan. Paano mo i-analyze? Paano mo i-express? Remember, yung sermon mo, diyan manggagaling sa CIT. Hindi ka lalayo sa CIT. Kung ito yung CIT ng author, dapat yung sermon mo nakabase doon sa CIT. Yun yung kanyang mensahe. Pag lumabas ka, out of context ka na. Alright? So gusto nating alamin mismo ano yung tinuturo talaga, ano yung talagang gusto iparating ng author sa passage na yan. Okay, next. Ito, Matthew 6, itong grupo dito, it's about, obviously it's about prayer, pero ano ang homiletical question na gusto niya sagutin? About what? What? So anong, paano natin inano yung tema nito? Anong, what is? The prayer that pleases God. Okay. The prayer that pleases God is the prayer that is sincere.
So una, saan natin makukuha yung mga the prayer that pleases God? Kasi alam natin dito, sabi niya, pray to your Father who is in that secret place, and your Father who sees what is done in secret will reward you. And so, sincere is a prayer that is sincere. Pwede natin kunin yung word na sincerity kasi dito yung hypocrite, paano siya mag-pray? For people to see them. Okay? So, pa-impress lang. So, dito ang idea ng a prayer that pleases God is a prayer that is sincere. Alright, that's good. Ano pa iba? Ano pa ibang ways to analyze this? Anong homiletical question is he trying to answer? What particularly about prayer ang gusto niyang sagutin? Why? Paano yung why? Or yung how? How effective prayer? Or how is our prayer, kasi ginamit niya diyan, rewarded? How is our prayer rewarded or answered? Yung prayer daw na rewarded or answered is when we pray to your Father who is in that secret place. Hindi kagaya ng hypocrites, when they pray, it's just for people to see them. Aha! So, pwedeng sabihin natin dito, kung yung concern dito ni Kristo is yung hypocrites, for prayer, for people to see them, ibig sabihin, ang concern niya sa prayer is yung motivation. Why do we pray? Kung yung prayer natin para lang makita ng mga tao, then, baliwala yung prayer. Pero kung yung prayer mo sa Panginoon lang, and what He sees in secret, then the Lord will reward you. So, possibly natin sabihin, God's main concern in prayer is the motivation when we pray. So, pwedeng question of what? What is God's main concern in prayer? So, doon dinidescribe niya, itong mga hypocrites, they only love to be seen by people, pero yung prayer that prays to your Father who is in secret will reward you. So, ibig sabihin, pwedeng ang concern doon is yung motivation when we pray. Why do we really pray? Again, that's just one way to analyze it. Another way to analyze it, meron pa ba isang ipapang grupo dyan? Meron kayo ibang nakita na way to analyze this portion? The why? Alright. Paano yung tema? Okay, why we should pray sincerely? Because when we pray sincerely, then God will reward us or God will answer our prayer. Alright? So again, yung word na sincerely, dahil doon yan sa nakukuha natin yung konsepto na yun, you pray alone to God who is in secret, and then the God who is in secret will reward you. So, pwede yan. We can see this. Dito sabi niya, but when you pray, go to your private room. Mag-pray ka daw kanino? Sa Father. Siya lang daw yung audience mo, yung nasa secret place na yan. Kung siya lang ang pinagpe-prayan mo, hindi yung mga tao na nakakarinig sa iyo, makakakita sa iyo. Kung siya lang, then He will reward you. He will answer your prayer. So pwede natin sabihin na a rewarded prayer is when God is our only audience. A rewarded, it could be a question of what? What is a rewarded prayer? When does God reward prayer? When God is our only audience. Kung yung Panginoon lang talaga ang, again, ang kasi nga yung problem ng public prayer is we're so concerned about our grammar kasi marami nakikinig. And so that means we want to impress people when we pray. So yan yung problema ng public prayer. It's not really God. Kasi kung yung Panginoon, kita niyo yung kasing-kasing, kita mo yung puso mo. And so He knows what is really the intention of your heart in that secret place. Parang yung ano to eh, yung parang yung katatapos nila ng bar exam. Ano yung bar exam? Naging lawyer na siya. And so he just passed the bar exam, nagtayo siya ng law office, nandun na, nakapaskil na yung pangalan niya, attorney so-and-so. Wala pa siyang secretary, mag-isa lang siya, nag-a-arrange siya sa table niya, ina-arrange niya, may kumatok. Di nasabi niya, naku, bakit ito na yung first client ko? Bigla siyang umupo, kinuha yung telephone, kahit wala namang tumatawag, kunwari may kausap siya. Pumasok yung tao, sabi niya, hello sir, I'm sorry I cannot meet you on Wednesday. I have a corporate case on Wednesday. Ba, yabang corporate case daw. I can meet you on Friday. Is that okay with you, sir? Alright, sir, I'll meet you on Friday then. Linagay niya. Yes, what can I do for you? Sabi nung tao, taga PLDT po ako, ikakabit ko yung telepono niyo. Huling-huli. Yan ang problema sa mga taong hindi naman sa Panginoon, walang connection sa Panginoon, sa nakakakinig lang, pa-impress lang.
And so friends, again, a rewarded prayer is when God is our only audience. Next, yung grupo dito, we now have 2 Timothy 5, 1 and 2. Bah, ito medyo mas madali sagutin to. Ano homiletical question ang gusto niyo sagutin dito? How? How do, ano yung ano? How na alin? Ano yan? The right way to treat others. So what is the right way to treat others? Is how you treat your own family. Ang galing. Wow. Yeah, kita naman natin dito. Do not speak harshly to a man older than you. You treat younger women. You treat younger women like dito, like your father, tapos like your brothers, like your mother, like your sisters. So kagaya nung sabi ng kapatid natin, that means the right manner of relating with people is to treat them like your own family. Alright? So it's how. How do you treat others? So the question of how is to treat them like your own family. That's what Paul is talking about. Ngayon, ang problema lang natin dito, pag dinala natin ito sa 2016, kasi ito sa panahon ni Apostle Paul too eh. You know? First century too eh. Treating people, treat them like your own family. Sa panahon nila, pag pamilya talagang may respect. Eh ngayon, pag sinabi mong treat them like your own family, eh wala kang respeto sa tatay mo. Wala ka respeto sa nanay mo. Eh di paano yun? Wala, mali na yung, kaya papalitan ko to kung para sa ngayon, the right manner of relating with people is to treat them or characterized by respect. Yan ang mas safe sa ngayon. Pero ang sinasabi ni Pablo, to treat them like your own family, yun talaga yung sinabi niya. Pero para safe sa ngayon, relevant sa ngayon, gagamitin ko lang na lang itong characterized by respect. Kasi may mga tao ngayon, kahit pamilya na, wala pa rin respeto. Kaya mahirap sabihin, treat them like you treat your dad, ha? Eh, sa daddy mo, wala kang respeto. So, medyo problemado na yun. Next, eto, mas mahaba to. Yung grupo ng Psalm 19, 7 to 11. Sino po yung grupo na yan? Sige, medyo mahaba-haba ta. Ano pong nakita nyo rito? Ano pong homiletical question ang gusto niya sagutin dito ng psalmist? It talks about what? It talks about the Word of God, okay? That's the general. Ano specifically about the Word of God ang gusto niyang pag-usapan? To the value of God's Word. Saan natin nakuha yung value of God's Word? Ba? Meron ng value dito. They are precious than gold, more than much pure gold, sweeter than... Yun, may value nga rito, makikita tayo. Ano pa iba? God, the importance of... saan natin makukuha yung importance dito? Dahil merong... Ano mga nakasulat? Ha? Ah, the law, okay, of the Lord? The nature of God's Word, okay? Now remember, when it uses different words, kasi ito, poetic to, this is from the Psalms, it uses, ito tinatawag na Hebrew parallel, okay? Hebrew parallelism, yung law, yung statutes, yung precepts, yung commands, yung ordinances, they all refer to the same thing. These are just Hebrew parallels. It refers to what? The Word of God. All right. What about the Word of God is it talking about? Sabi niya dito, marami siyang sinabi dyan, ito pa yung mga, pwede nga yung mga descriptions dito ng Word of God, pero sabi niya kasi, in keeping them. So yung focus niya is in obeying them, in keeping them. Pag kinip mo daw yan, ano mangyayari? Meron daw great reward. Inisa-isa niya yung great reward. Sabi niya, if you keep them, reward number one, reviving the soul. It's making wise the simple. It's giving joy to the heart. It's giving light to the eyes. Abay, apat na yung reward na nandiyan dyan. So, ibig sabihin, pwede natin sabihin, yung tema natin dito, the benefits of obeying God's word are life-changing. The benefits of obeying the Word of God are life-changing. So, pag nag-preach ako, apat na points yung sermon ko. Number one, change number one, it's giving light to the eyes. Number two, it's yun yung apat na yun. Yun yung i-highlight ko sa sermon ko. Alright? And so, nandyan yung benefits. So, again, nasa pag-analyze ito, again, I know na very short yung time for us to really analyze the passage. Pero kapatid, pag dumaan ka na sa exegesis, tapos ka na sa exegetical investigation, madali nang gumawa ng CIT. Alright? Ngayon lang, medyo nabigla tayo, no? Nandyan agad sa, tapos mag-come up ng sentence. Pero pagka nagawa na natin yung exegetical investigation, mas madaling gumawa ng CIT. Alright?